So, dito tayo. Dalawa yung pinili kong references for transitional devices kasi may strengths and weaknesses both eh. Yung isa, nagpapakita siya ng iba't ibang transitional devices para sa iba't ibang purpose, which I really like. Yung isa naman, naka-feature or naka-focus siya, bakit tayo gumagamit ng transitional devices, which is really also good. Kaya sabi ko, why have one if we can have both, diba? So, we'll have both then for this discussion. But before we proceed with our discussion with transitional devices, bago tayo wait, your screen is sharing. Ayan. Bago tayo magpatuloy dito, gusto ko malaman yung insights ninyo. Tsaka may nagtanong kasi. So alamin muna natin yung tanong, no? Sabi ni Ramil, sir, magiging singular po ba yung jury members pagka isa lang po yung ginagawa nila? Tanggal, i-drop mo yung members. The jury choose the best thing for the people. Pwedeng ganun. Kasi, they stand as one in that case. Okay? Kasi we do not focus about the members. Yung jury, plural ba? Pwede siyang plural, pwede siyang singular. Depende sa gamit dun sa sentence. Diba yung minention ko? You need to feel the sense of the message. You need to feel the sense of the... You need to feel the message of the statement if treated siya as singular or plural. Okay, good tayo. Ito yung mga ginagamit natin for collective nouns. Yung mga crowd, flock, audience, ganun. Okay, tayo. Pag may questions, let us just know. Okay, so yun. Transitional devices, I would like to hear or gusto ko marinig yung thoughts ninyo about this before we proceed with transitional devices. Kasi kapag tinuturo to sa klase, ang dami kong visuals. Lalo nung bata-bata ako, ang hirap kaya pag teacher ka, di ba, magugupit-gupit ka ng mga kartolina, Manila paper. Buti na lang may Zoom, no? Magamit ko rin to sa klase ko. Actually, itong videos na to, pagpasukan na, forward ko na lang sa kanila. Sabi ko, oh, ito aralan ninyo, di ba? So, hindi na ako may stress. Okay. So, Jarina, anong idea mo about transitional devices? Ano yung parang pumasok sa isip mo nung nakita mo siya? Ganun. Wala namang ano dito, mali or tama, di ba? Yung kaya nga pumasok sa isip mo eh. Ano yung pumasok sa isip mo? Jarina, naririnig mo ba kami? Ano yung thought mo na yung parang naisip mo lang, ganun, na wala si Jarina? Si Meshack tayo. Meshack, ano yung ibig sabi, yung pumapasok sa isip mo pag nakita mo yung transitional devices? Extend tayo ng konti at to finish transitional devices, ha? Okay. Ano yung thought mo dito? Usually, sir, when we say transitional devices, I usually refer to mga cohesive devices po. Like so, mga conjunctive adverbs. Conjunctive adverbs po. However, furthermore, moreover, mga ganun. I use it a lot, sir, actually. Mausay to see, Meshack kumagamit ng mga conjunctive adverbs. Okay. So, ganito, guys. Thank you, Meshack, for sharing that thought or your insight about, your thought about it. Pag sinabi ninyong transition, di ba, kunyari, eto, di ba, naririnig niyo transition to new normal? Pag sinabi ninyong transition to new normal, mula dati at ngayon, nagkakaroon kasi ng pagbabago. Kaya dapat, pag sinabi ninyong transition, yun yung point kung saan tinatry ninyo mag-adjust doon sa bagong nangyayari. Yun yung idea ng transition eh. Pag naman sa pagsusulat, pumapasok to. Paano siya related sa pagsusulat? Kunyari, meron kang isang idea na pinapresent. Ngayon, pag pinapresent mo yung panibagong idea, hindi mo sila bibiglain. Parang yung ngayon, di ba, yung sitwasyon ngayon, nagkaroon ng transition. Hindi naman bigla-bigla yung decision, di ba? Ibig sabihin, bakit nagkakaroon tayo ng transition? Para napiprepare yung mga tao dun sa mangyayari sa sunod. Sa writing, guys, kapag ka may transition, kunyari, ito yung pinapresent mong idea, gumamit ka ng transitional device or word na for transition, nahahanda yung mga nagbabasa kung ano yung susunod na information na paparating. Kaya siya mahalaga. Okay? Para hindi siya abrupt or biglaan. Kunyari, nagsusulat ka about this, tapos may sudden shift ka dun sa sunod na idea mo, so nabigla yung mga readers mo. And it's not good. Kailangan, you lead them, you help them with the transition. Yung from this idea, kailangan, ipe-prepare mo sila ano yung susunod na idea. And you do that with the use of transitional devices. Ginagawa natin yun gamit ang paggamit ng transitional devices. Pero ano ba yun? May dalawang basic types of transitions. Meron tayong conjunctive adverbs tsaka conjunctions. So conjunctions, tatlo yan kasi.
may coordinating correlative tsaka subordinating, kung saan may video na tayo for coordinating conjunctions. Sunod natin i-cover yung correlative tsaka subordinating conjunctions. So, another type of transition is called a referent. Yung kaninang na-discuss natin, yung idea ng referent yung tinutukoy. Transition words and phrases are used to clarify the relationships between sentences. Again, ginagamit natin siya upang magbigay linaw sa relasyon ng dalawang pangusap. Tulad nga ng binanggit ko, di ba may isang pangusap muna. Kung ano yung susunod na pangusap, inihahanda natin yung mga nagbabasa. Ano ba yung ano kaugnayan nun dun sa naunang pangusap na nabanggit natin or nabasa natin or nasasabi natin or nasusulat natin para hindi mabigla yung mga nagbabasa or nakikinig sa atin. Okay? Transitions can be divided into groups according to their functions. At this time, aaralin natin itong conjunctive adverbs. Pero under pa rin siya sa ano, transitional devices. A conjunctive adverb modifies the action by creating logical connections in meaning between independent clauses. Di tulad ng conjunctions, or ano yung conjunctions, pangatnig ba? Conjunctions in Filipino. Conjunctions in Tagalog. O, pangatnig. Di tulad ng ano, conjunctions, yung conjunctive adverbs mo are not always at the beginning of the clause. Tignan nyo to. Okay, hindi siya, hindi, okay, unlike conjunctions, di ba? Yung conjunctive adverbs natin, hindi siya karaniwang lumalabas sa simula ng isang sugnay. Ang isang sugnay ay maaaring isang simple sentence, di ba? One clause, di ba? So, of addition, di ba hindi naman karaniwan na nagsisimula daw yung sentence dyan? Halimbawa, kapag ka of addition yung ipi-feature mo dun sa pagsasulat mo, ito yung mga transitional devices na pwede mong gamitin. Also, besides, furthermore, moreover, tsaka etc. Bakit natin inaaral to? Hindi, para hindi ulit-ulit kayo, paulit-ulit kayo nang gumagamit ng furthermore. Pwede pa kasi kayo gumamit ng moreover, besides, tsaka also. Para may ano, may play of words kayo, hindi isa lang ginagamit ninyo. Kasi pangit yun kapag isa lang gagamitin nyo all throughout. The condo complex has tennis courts. Okay? Gumamit ng semicolon to connect the two sentences. Besides this, it has an indoor pool. Again, sabi dito? Okay. Good tayo dun. He must have got stopped at the border crossing. Otherwise, he would have arrived by now. Okay tayo doon. So, ito yung function. Ibig sabihin, kunyari dito, he must have got stopped at the border crossing. Pwede siyang nag-stop doon. Pero nag-add siya ng idea. He would have arrived by now. So kapag gusto mo mag-add ng idea sa sentence mo or sa statement mo, pwede kang gumamit ng mga words na ito. May nag-question. Sir, may video po ba kayo sa paggamit ng semicolon? Gagawa pa pala kami ng video niyan. Di ba na-discuss ko? Semicolon lang yung topic. Pero na-discuss yan nung nag-discuss tayo ng ano. Conjunctions eh. Na-discuss yan eh. Pero hindi focus. Magbi-video tayo. Focus lang sa semicolon. I-mark ko na. Kasi guys, pag tinignan ninyo yung lamesa ko, ang daming gagawin. Naka-ano. Naka-listed. Naka-ano. Note. Lagpas 50 plus. Sa thesis, sa libro. Yan. Mga gagawin. Siya sa pagtuturo. Okay. Idadagdag ko. Yang ano. Yang semicolon. May nag-message eh. May nagtanong. Okay. Sige, sir, may video po ba? Ayan, sige po, thank you po. Yes. Tapos, I suggest yung mga nanonood na, guys, I suggest you to share our videos to people na alam ninyo nahirapan mag-English. Sama-sama tayo, gagaling tayo sa English dito. Tapos, from 001 to ano na tayo, guys? 09 plus na tayo. So, sabihin nyo sa kanila, pag winatch yung videos natin, after nung mga 100 videos at least, medyo mag-i-improve na sila sa English. Kahit pa paano. Diba? Tama ba, Juliana? Nag-agree ka ba? O, na-cover na natin yung mga basic rules, no? Diba? Nag-advance na nga tayo yung ibang writing, eh. Tama ba, Meshack? Halimbawa, yung diniscuss natin last time, yung comma after question mark, pang-advance na rin din yun, eh, sa writing. Diba? So, halo-halo na to. May advanced, tsaka may basic topics tayo. Okay tayo? Paggagamit tayo ng of addition, pwede yung also, besides, furthermore, moreover. Huwag tayo mag-stick sa isa lang. Okay tayo? Tsaka alam ko yung nevertheless, then pwede rin yung nevertheless dyan. Diba, no? Pangdagdag din yun. Okay. Tsaka yung moreover. Ayan, may moreover na. Of contrast. Kapag ka-contrast, ano, tinutulig sa mo or tinutunggali mo yung una mong nabanggit or una mong nasabi. Okay? Halimbawa, nagigas nyo yun, parang kinokontra yung unang nasabi. Yun pala yung mas common na term. Okay? Dito, however, still, nevertheless. Ah, dito pala yung nevertheless. Sa ano, of contrast.
always stand corrected. Okay? Conversely, nonetheless, instead, etc. Basta pag ito yung ginagamit, kinokontra natin, or tinutuligsa, or nire-repute, or nire-repute natin yung una nating sinabi. Halimbawa, dito. Or parang ano siya, nagko-contrast siya dun sa unang nasabi natin. Kunyari dito, the printers are on strike. Registered students will, nevertheless, receive course packages on time. So, bakit to contrast? Kasi di ba sinasabi natin, yung printers naka-strike siya. Pero sa kabila nun, kasi i-expect natin yung ano, yung course packages, madedelay siya. Kasi nga, naka-strike yung printers, di ba? Pero hindi siya nangyari. Kaya, kinokontra natin yung idea na yun. Kaya gumagamit tayo ng nevertheless dito. Parang pag nevertheless, despite that, or in spite of that, di ba? Kailangan pag gumagamit tayo ng despite, walang of. Gumagamit lang tayo ng of kapag ka in spite of. Alam nyo ba yan? Na, alam nyo ba yun? Lumalabas din yan sa test, yung despite tsaka in spite of. Di tayo gumagamit ng of pag despite. Di tayo. Third, you're able to run only 4 courses. Still, this compares favorably with other summer programs. So, bakit to contrast? Kasi, meron lang silang 4 courses. Pero sa, kahit meron lang silang 4 courses, this compares favorably with other summer programs. So, competitive pa rin yung programs na meron sila. Okay tayo? Or mas gusto pa rin yung mga programs nila. Mas favorable pa rin sa mga tao yon. But yun yung ginagamit. Kasi Canada, okay. Kasi sa English, di tayo gumagamit nito. Sa American, yung U kasi Canadian site pala to. Pero maganda kasi yung reference sa inisa-isa niya eh. Ito yung ginagamit natin. Next tayo dito. It's really cold today. We can't complain. However, as it's been mild overall. So, bakit however? Kasi it's really cold today. We can't complain. Pero sinasabi niya, sa kabila nun, mild pa rin siya overall. Kaya kinokontrast niya. Okay tayo doon? Kasi of what we expect or of what we think, what would happen mula dun sa una niya sinabi, ay tinutuligsa niya. Parang nire-refute niya. Kasi, limbawa, yung una, di ba yung printers naka-strike, isipin natin, ah, magkakaroon ng delay sa receive sa course packages, sa pagtanggap ng course packages. Pero nire-refute niya yon, tinutuligsa niya yon. Sinasabi niya na sa kabila nung pag-strike ng printer ay on time pa rin yung pag-receive ng course packages. Okay? May nagtanong, guys. Road to 100. Yes, oo. Push. Ano, actually, ano, kaya nga, guys, alam niyo ba bakit sinira 00 ko, tatlong zero? Kasi yung, parang abutin namin ng 1,000. All topics about English. Legit. Nagigets niyo ba? Okay. Kaya hindi ko lang siya sinira, hindi ko lang siya dinalawa. Just to share with you, hindi ko siya sinira 00 kasi alam ko, magmo-more than 100. Kasi gagamitin ko rin siya sa pagtuturo. Like for example, kasi pag nagturo sa school, English yun, from the time that I would enter the class to the time that I would ano leave the classroom. Kasi ganun eh. Sa school, di ba, English tayo magpaliwanag. Eh di syempre, yung mga estudyante nahihirap-hirapan. Doon tumatumbling sila. So, kapag nahihirapan sila, ipaforward ko na lang sa kanila ng video. O, di ba? So, mas nadalian yung buhay ko. Yun yung ano, isa sa mga stones, di ba? Parang, hindi, isa sa mga birds, di ba? Hitting many birds by one stone, di ba? Nakagawa tayo ng video, na-review kayo, tapos nakagawa ng content. Basta mga ganun, na-review yung for my students. I mean, they can review for this. Okay. Of comparison, example, ito na tayo. Mm-hmm. Similarly and likewise. Similarly, magkatulad, parang ano, anong pinagkaiba ng compare and contrast? Yung contrast kasi, negative yon yung pagkakaiba. Pag-compare, similarity. Kaya nga, di ba, nagsusulat tayo ng essay, comparison and contrast. Pag-comparison, we feature the similarities. Pag-contrast, we feature the differences. Okay? So, pag comparison, similarly or likewise, gagamitin natin. Halimbawa, Paul went to Lakeland College. His daughter, likewise, did her studies there. So, ginagamit natin yung likewise dito to indicate that both Paul and the daughter went to the same school, which in this case is Lakeland College. Okay? Tayo. Kate is engrossed in her dogs. Martha is similarly obsessed with her horses. So, pareha sila na engrossed with dogs. Okay tayo doon? Yun yung mga transitional devices natin. Okay? Next up. Transitional devices din ang concerned, guys. Tip din to pag nage-exam. Yung sequencing, may mga nagtatanong kasi, paano kayo sumasagot ng sequencing? Ang sequencing, guys, ito yung 5 sentences na naka A, B, C, D, E.
kapag ka nagsasagot kayo, di ba? Tapos iaayos ninyo yung order. Paano nyo siya ginagawa? Kasi ako, ang bilis ko masagutan yun. And sure ako na tama, always. I mean, not really 100%, pero most of the time. Pero anong technique nyo sa pagsagot nyo dun? Akin ang ginagamit ko, transitional devices, and it helps me a lot. Paano yun sa inyo? Shines. Paano nyo ginagawa yun? Naka-encounter na ba kayo nun? Sinisequence nyo yung A, B, C, D, and E. Paano nyo inaayos yun? Kasi sa akin na, naniniwala ako, ang technique doon, transitional devices, para mabilis nyo masagutan. Shines, anong paano mo siya ginagawa? Usually, sir, merong mga parang sentences na parang may mga clues like yun ngayong first, second, third. Tapos, minsan naman, sir, meron yung mga may hirap na, kumbaga parang yung ano, wala siyang clues, sir. Tapos, nagbabasihan mo lang siya dun sa content kung parang yun ba yung parang main sentence, like supporting ano, sentence. Thank you, Shines. Sa akin, ganito ako magsagot. Alamin ko yung topic sentence. Tapos, alamin ko yung concluding sentence. Tapos, titingnan ko yung transitional devices. Ang bilis nun, guys. Kasi pag nakita mo yung topic sentence, ang rule natin sa English, all sentences, kailangan tumukoy dun. So, solve na yon. Ang concluding sentence mo, kailangan may pang final. Kailangan, parang nira-wrap up niya yung mga sentences na nauna. Tapos, titingnan mo yung transitional devices. Gumamit ba ng finally? Pag finally, idudulo mo na. Kapag ka, yung mga sa simula ng mga transition, yung mga nasa gitna na transitional devices, then, second, or next to. Di ba? So, sobrang dali ng ganung test. Pag ginamita mo siya ng transitional devices one, tsaka yung second ay yung paggawa ng paragraph. Di pa pala natin na-discuss yun. Na-discuss natin siya sa Elements of an Essay, yung video natin for that. Yung paano magsulat ng paragraph. Yeah, na-discuss natin yun doon. So, you can watch that. Yung dalawang videos ng Elements of... Eto, yung video about transitional devices, yung video about Elements of an Essay, na nag-focus kami doon sa discussion ng paggawa ng paragraph, yun yung makatutulong sa inyo paano mag-correct ng... paano magsagot ng sequencing. Okay? Of result. Pag result, eto yung bunga, di ba? So, eto karaniwan, ano, lumalabas din siya doon sa dulo ng sequencing. Kasi result na eh. Bawa, therefore, hence, thus, consequently. Yan. So, he rarely produced a day's work. He consequently lost his job. Kasi diba, rare siya mag-produce ng work niya. So, nawala na siya sa trabaho niya kasi hindi siya nakaka-reach ng quota. Caffeine is a stimulant. Thus, it can keep a person awake at night. So, ito yung parang bunga or result. Dahil sa caffeine na pag-take niya. We discovered Ida's activities were duplicating those of Marla. We, therefore, assigned Ida other tasks. So, ito yung as a result of discovering Ida's activities were duplicating those of Marla. So, nagbigay ng panibagong activity for Ida. Kasi nauulit yung ginagawa ni Marla. Okay? Kaya si Ida binigyan ng panibagong task. And last dito ay of time. Pero may isa pang reference eh. I-go over lang natin. Parang purpose siya ng transitional device. Dito kasi, inisa-isa niya. So maganda. Of time, of result. Kaya prinesent ko siya. So of time. Ito yung ginagamit natin sa mga transitional devices. Naalala niyo yung sinabi ko about ano sequencing. Lumalabas yung next, yung then, yung after. Karaniwan sa gitna. So yun na yung technique sa sequencing guys. Ang dami niyan sa PMA tsaka sa PNPA exam. Nung nag-exam nga ako niyan, piling ko bong ano yung pieste. Kasi ang bilis mo mag-solve, di ba? I mean, ang bilis mo mabasa. Pero yung ibang tao, nahihirapan sila kasi nagtatagal sila dun sa pagbabasa ng bawat isa. Pero ako, di ko na binabasa ng kompleto. Tinitingnan ko lang yung transitional devices. Inaanap ko lang yung topic sentence tsaka ini-skim ko na lang. Kaya mabilis ko na siya nasasagutan. O yun ah. Yung mga nagre-review, tanong ng tanong about sa sequencing ito, para isahang sagot na lang. Yun yung technique ko doon. Okay? Kayo, may iba ba kayong technique para doon? Or ganun din yung ginagawa ninyo? Okay. Mamaya, alamin natin kapag nag-wrap up tayo. Of time, ito yung mga examples. Next, then, meanwhile, finally, subsequently, etc. Tignan nyo to. The chairman will be late for the meeting. Meanwhile, we're to hand out minutes of the last meeting to the board members. So, it relates with time. Pag meanwhile, kasabay na nangyayari ng isang bagay. Okay? Ganon. Habang, di ba? Habang. Ganon sa Filipino. The network has crashed. Next, the power will go up. Pag next, yung sunod na nangyari doon. Okay? Di ba? The network has crashed. Ano sunod na mangyari doon? The power will go. Pag sequencing, yung next na yan, important yan. Kasi ibig sabihin yan, may nauna at may susunod. Yun yung sunod, yung may next. Di ba? First, boil the water. Then, pour it over the tea bag.
Oh, so pag gumagamit ng first, yung mga first din, it will give you an idea, yung first na una, yun din sunod. Tapos tip ko rin sa sequencing, by the way, dinodrawing ko siya bawat isa kapag nahihirapan ako. Kunyari, may sequencing na ano eh, may mga sentences, di ba? Or paragraphs talaga. Di ba? May mga ganun sequencing. Ang ginagawa, you don't need to really draw it na sobrang ganda. I-draw nyo lang kahit stick figure, yung A, B, C, D, and E. Tapos mapagsusunod-sunod nyo siya ng mabilis. Kasi pag naka-drawing yung bawat yung kunyari naka-stick figure yung letter A, yung letter B, letter C, madali nyo siya mapagsusunod-sunod. Sa akin ganun, lalo na kapag ka maraming mga details, lalo na sa PNPA exam, daming ganun eh. So, ido-drawing nyo bawat part, tapos madali nyo siya mapagsisequence-sequence. Ganun ako magsagot ng sequencing. So, basically, paano mag-construct ng paragraph na katutulong sa akin, yung inductive tsaka deductive method of paragraph development, kasi may hinted or implied, maraming methods of paragraph development, transitional devices, tapos yung pag-drawing ng ganun, really helps me with sequencing. Ito yung techniques ko for sequencing. I-go over lang natin yung topic or yung reference natin na isa for the transitional devices na naglo-load na ngayon. Okay, tingnan natin to. Kasi maganda to, sinasabi niya naman yung importance na i-go over na rin din natin. So ito yung list of transition words. So yung writing mo ba ever been critic for a lack of transition? Kasi in transition, it prevents our writing from sounding stilted or choppy. Yung parang bigla-bigla nga. Parang pag choppy, nabibigla sila kasi iba yung una, tapos yung pangalawa, abrupt, hindi siya na-introduce, ganun. So they sew our paragraphs together, tinatahi niya, making our writing flow better. Connecting one idea to the next, if you commit this list of transition words to memory, the next time you write, you'll be able to weave your sentences together smoothly. Weave, ibig sabihin habi, madali nyo, maganda yung pagkakahabi ng mga salita ninyo pag magaling kayo gumamit ng transitions. Ito yung mga useful transitions na meron tayo. You don't want your writing to sound like a long string of transition words. Rather, sprinkle them in whatever appropriate. They'll spice up your writing and sew each section together smoothly. Ito yung mga ginagamit natin, no? Guys, okay. Above all, earlier, in summary, similarly. Ito yung mga iba't ibang transitional devices na meron tayo. I decided na i-present para sa mga nagre-review. Para sa video na to, may kita. Maraming samples yung napakita. Siyempre, ano, thank you to Piatos. May ad kagad. Okay. Nakikita nyo ba yan? Okay, good. Ano yung purpose ng transition words? Ito. It's important to make sure transitional words fall naturally into your composition. You need to review it below to see how the transition words make the writing flow better. So, para nga, ano, hindi bigla-bigla yung pag-present mo ng ideas na pe-prepare sila. Okay, next. Kunyari, next, ginamita mo ng next. Alam nila na, ito yung susunod na na bagay bago yung nauna. Ibig sabihin may nauna bago to. So, naihahanda sila dun sa thought na lalabas. Okay? Take a look at these sentences without and then with transition words. Know the difference the transitions make. This will help you see how they can tie our thoughts together more cohesively. Kaya cohesive devices yung sinabi ni Mesha kanina. Tignan nyo to. Carla couldn't sleep the night before her big present. Ito yung ano, walang transition. Ito yung may transition. Pinapakita dito sa sample, anong mangyayari pag, di ba ang ganda ng combination ng dalawang reference? Yung isa, pinakita niya yung iba't ibang transitional devices. Ito naman, pinapakita niya yung importance, kaya mahalaga. So, tingnan nyo to, wala siyang transitional devices. Ano itsura pag di kayo gumamit nun? Carla couldn't sleep the night before her big presentation. She needed an extra large cup of tea before work. Anong napansin ninyo? Di ba hindi siya makatulog the night before her big presentation? She needed an extra cup of coffee before work. Para napansin ninyo, nabigla sila dun sa second sentence mo. Sabi dito, hindi siya nakatulog the night before the presentation. Sabi dito, kailangan niya ng extra large cup of coffee. So, nabigla yung mga nagbabasa. Ibig sabihin, hindi nila nakikita yung relation nito dun sa una. Pero pag nilagyan mo ng therefore, magkakaroon ng connection yung unang sentence sa pangalawa. Na dahil dun sa una, na nagkaroon siya ng big night, ng she wasn't able to sleep the night before the presentation, kailangan niya uminom ng coffee. Nagigets niyo, yun yung purpose ng transition. Parang yung TV, di ba? At kapag ka nagtuturo ako sa klase, ginugupit ko to, guys. Like, legit ginugupit ko to. Bago ka magpakita ng black from white, di ba nagigray muna? Kasi ang purpose nun, para may transition. Di ba pag gumagawa kayo ng PowerPoint presentation, may transition din. Para ma-ready sila na may susunod, na may paparating na idea or information. Yun yung purpose ng transition. Okay? Malapit na tumatapos.
hanggang dito na lang. Pero 1 minute and 30 seconds. So, balik kayo guys as i-wrap up natin, ha? Okay, mga ilang minutes na lang naman to. Okay, Jeffrey, pero palalain natin yung understanding bakit kailangan may transitional devices. Okay, dito, Jeffrey will be ready to leave for the trip in 20 minutes. Fill up the car with gas, please. Diba ang nabigla ka? Wala siyang ano? Wala siyang idea dun sa una tsaka sa pangalawa. Tingnan yung una, magiging ready siya for the trip in 20 minutes. Tapos sa pangalawa, sinabihan, fill up the car with gas, please. Nabigla ka kasi anong relationship nung ito dito? Naka-encounter na ba kayo ng ganung mga tao? Parang, ha? Ba't parang ano? Hindi connected yung sinasabi mo dun sa nauna mong nabanggit. Ang one of the ways to resolve that, turuan niyo siyang mag-transitional devices. Forward niyo itong video na to sa kanya. Mag-improve ka sa pagsasalita mo pag may transitional devices ka na. So, tingnan niyo to. In the meantime, fill up the car with gas, please. So, nagets mo yung susunod na idea. Mas smooth siya. Okay? Less than 1 minute na lang. Pag nag-close, balik kayo. I-discuss, i-close na natin to. Tapos mag-wrap up tayo ng topic. Pero tuloy-tuloy lang tayo. Okay? Pero magko-close na siya. Like in less than 1 minute now. Okay? Yan. So mag-smile-smile tayo. Magbabalik ang ano, Teacher JM ESL. So yan, nagbabalik ang Teacher JM ESL. Pare, may ganun talaga, no? Okay, so dito. The trip through the desert was long and tiring for the crew. They all agreed it was worth it. So, guys, pag dito, bakit siya nakakabigla? Kasi, tingnan nyo to. The trip through the desert was long and tiring for the crew. Ano, ang hirap daw sobrang haba ng trinabel nila sa desert. Okay? So, dito, they all agreed it was worth it. Nabigla yung mga nagbabasa dun sa thought na yan. So, para maging smooth, lalagyan mo afterward. So, afterward nila, mag-trip ng very long and very long sa desert na kung saan napagod yung mga crew nila. Pagkatapos nun, they all agreed it was worth it. So, nagkaroon ng idea bago i-present tong idea na to. Hindi nabigla yung mga nagbabasa. Yung purpose ng transitional device. Tingnan natin yung next. Denise decided to stop doing her homework. She failed freshman English. Di ba parang ano? Naka-encounter na maraming ganyan sa mga ano, sa mga essay ng students. Nag-agree ba kayo? Ayan. So para ma-resolve 'yon, gagamit kayo ng consequently. 'Di ba consequently as ano, parang afterwards or as a result of 'yon. She failed freshman English or of what happened next. Ganun siya. Next. Dito tayo. Or as a result of consequently or of what happened next. Tingnan niyo to, last night I had a vivid dream. Pag vivid, very clear, di ba? Like, you can feel it, you can think of it. You can feel it. Very clear, pag vivid. Ba't nagre-red yung ilaw ko, guys? Ba't nagre-red yung ilaw? Hindi kasi yellow pala yung ilaw dun sa likod. So, consequently, she failed freshman. Ay, hindi, dito na pala tayo. Last night, I had a vivid dream. Sobrang linaw ng kanyang panaginip. I was living in Paris. I wish to, we will get there in Paris one day. I went online and booked a trip. Ang bigla. Tingnan nyo guys. Oh. Last night, kagabi, meron akong malinaw na panaginip na ako ay naninirahan sa Paris. Nag-online ako tsaka nag-book ng trip. O di ba parang ano? Parang ang bigla. Hindi ka na prepared dun sa nag-online siya tsaka nag-book siya ng trip. So lalagyan natin as a result. Para hindi bigla. So you know, last night I had a vivid dream. I was living in Paris as a result or dahil yung ibinungan nito or dahil dito I went online and booked the trip. O di ba mas nagiging smooth pag gumamit ng transitional devices, hindi siya nabibigla. So thread your work together. Ibig sabihin ano, habihin. You can see how transition words are the thread to the sewer's needle. Ah, so nakikita niyo na siya yung ano, thread yung ano ba yung linya sa Tagalog yung sa pag nagtatahi ka. Yung tali. Tali ba yun? Sinulid. Nagko-correct sa akin. Sinulid. Okay? Ako pa yung pinatagalog ninyo. Ayan. Sinulid. Ayan. You can see how transition words are the thread to the sewer's needle. Siya parang sinulid siya. Instead of having disjointed and clunky sentence, di ba kanina napansin ninyo pag wala tayong transitional devices, parang sabog yung first tsaka second sentence. Wala siyang connection. So para siyang ano, para siyang sinulid, natatahiin mo siya. You can smooth out rough edges with cohesive transition words para swabe yung pag-present ng sunod. Parang kunyari pag may dalawang tela, di ba? Parang kapag pinakita mo, ano, naputol sa gitna. Pero kapag tinahi mo siya, dire-diretso siya. So, smooth siya, di ba? As with everything in life,
moderation is key. Sorry. Sprinkle these words. Parang ano, no? Parang metaphorical yung ginagamit niya. Sprinkle these words only where it seems obvious that the sentences or paragraphs could benefit from a little cohesion. To tie this up in a bow, remember one final punctuation. Ang metaphorical ng language niya. Remember one final punctuation note. Transition words are usually followed by a comma. Kumagamit ng comma. It demonstrates a brief pause between these words or phrases and the connecting idea. Para maano, magkaroon sila ng idea dun sa susunod. Parang you give them the time to process. Parang ganun. If your schoolwork has, indeed, been docked for a lack of transition words, review this article. How do I include transition words in my essay? Ah, meron pa palang ano, next topic. So, i-ready natin yung sa susunod nating topic. So, ito, bakit nagpakita ng picture ng ano, coffee? Anong relation niyan? Guys, sino makaka-relate nung ano? Ba't nagpakita ng ano, picture ng coffee dito? Nagpa-promote lang ba? Or anong relationship niyan? Na-discuss ba yung coffee dito? Ay, nag-message. Naisip ko yung kanina, nakalimutan ko lang. Ah, coffee yung unang topic or tea? Ano ba yung, or parang have a good mix. Ano, bakit kumamit ng coffee doon? Or parang having a good mix or a good use? Examples daw, sir. Yung kay Carl. Ano daw? Yung examples daw, sir. Kay Carla. Ano yung example ni Carla? Nasaan yung example ni Carla? Control F nga natin, hapin natin yung copy. Ba't may copy doon? Minsan related yun eh. Alam mo natin ba't may copy? Wala, hindi ko mahanap. May idea ba kayo ba't may copy doon? Isipin na lang natin, we should have a good mix or a good combination or a good observation of using transition words. Like a coffee, you need to have a sense of balance. Are you using much of it? Is it too much sweet? Because if it's too much, it would no longer look good. You need to have a good use of it. Yung sakto lang. Parang Goldilocks concept. Yung not too much, not too few. But just try it. Diba? So, let's call about two or three people to share their thoughts about this or magbahagi ng kanyang thoughts about this as we wrap up. Okay? Yana, anong thoughts mo about the use of transitional devices? Bale. Or words. So yung transitional words po is kumbaga ginagamit natin siya para hindi tayo nalilito sa pagpapalit ng topic when we say it, when we are making a sentence. Oh, para hindi siya nakakalito. Thank you, Yana. Let's call other people. Ayan. Di na sila nag-share, guys, ng ano. Ang dami nang nawala yung mga dating umaattend. Hindi ko alam ba't sila nawala. Audrey, yan. Your thoughts? Yung thoughts ko po, kasi itong pinag-aralan natin, it serves as a bridge sa bawat words. Yung parang isang independent clause. Yung parang katulad po dati, yung relationship niya po between two, ano, independent clause. Tapos, yung may ano po siya sa yung topic din po natin ngayon, more on nadagdagan po po yung knowledge ko kasi hindi lang po umiikot sa although, nevertheless, yung topic. So, parang nadagdagan po ako may consequently pa na magagamit ko rin siya in the future. Oh, thank you for that, Audrey. And I hope everyone in the chat room by now can understand that kasi nawawala yung mga tao. I mean, they may have reasons. Pero this is one thing in mind that I would like to share with every one of you. If you're doing something within the day that helps you to improve in the slightest possible way you can ever think of, would you deny yourself of an opportunity to improve yourself by not attending a free class like this? Parang for some people, they may have other more important reasons perhaps. But for some people, if you don't have a valid reason or not, you don't have a valid or acceptable reason, parang why would you let yourself be dropped from the role? So I hope these people are still following us still, or parang they should kailangan you should have a drive every day you wake up, you should have a drive to do something good for you or for other people to improve yourself. You get it? Kasi life should be like that. For every day, for each day that passes, di ba, kailangan
new rule applied for every day, for each day that passes, you need to improve, di ba? Hindi ka pwedeng maging stagnant. It should not be like that. In an age like this, in a situation like this, especially after the pandemic, expect that many people would be so much competitive. And if you wouldn't be really improving yourself, if you would not really improve yourself, you'll see yourself, would have a difficult time job-wise, application, or getting money per life, diba? So, just to share with you my thoughts. That's the way how I think. Okay. So, last person we will call as we end this, okay? Share niyo yung mga natutunan ninyo, ganun, okay? Wala, di nag-share ng videos yung iba. So, ikot lang talaga tayo sa atin. Juliana, okay, yung thoughts mo, ganyan. Dahil na-lesson na rin to before, mas natutunan ko lang na gaano siya ka-useless kapag hindi siya ginamit at hindi siya kung paano siya hindi maintindihan ng ibang tao. So, natutunan ko rin ngayon kung ano pa yung mga ibang examples na pwedeng gamitin. And it really do helps me a lot kasi nalaman ko na kapag dire-diretso lang ako mag-type, hindi rin talaga ako maintindihan. Kaya, ayun po, sir. Thank you. Oh, thank you for that, Juliana. Basically, yun nga, kailangan lang alamin yung mga rules. Little by little, and little, after 5 months, sabihin natin 3 months. Marami to, guys, just to share with you. We started, I think Mashak was at the beginning. Nagsimula kami around 80, 60 people nag-a-attend. 70 people even. Tapos nawala sila. So, just stay, kasi sabi ko nga sa kanila during that time, stay put, tapos I'll help you with your English. Tulungan tayo. And they were telling me they wouldn't give up. But they're no longer with us. So, that's how people are in our lives, di ba? They come and go. Pero yun, this video would be uploaded on our channel and thank you for your participation to our session for today. Next session that we would have today is Friday. So the next session that we would have would be Monday at 8 to 9 p.m. In terms of what topic we would have, I have to decide about that. But I'll ask for you. You can suggest topics via the group chat and I see that. Okay. Thank you for attending. I'll go back revising my book. Okay. Kasi I'm writing a book again also for English. Sunod-sunod yung gagawin, di ba? And my work later would be 3 a.m. to 12 p.m. Okay. Bye guys and thank... Ah, wait. May message pala dun sa chat. Okay. Nag-message. Okay, puro thank you. Okay, thank you and yeah. Goodbye guys and have a nice weekend. Okay. Thank you for watching my videos. Please don't forget to subscribe our channel by clicking the subscribe button below. Thank you.